Yan o, welcome sa Planetang Ina. Dito tayo ngayon sa San Juan City Hall. At kasama ko si Albert ng Planetang Ina. Yan, okay. Bert, anong gagawin natin ngayon araw na to, Bert? Well, dito araw na to ngayon, eh, nakikita na naman natin. May mga kasamaan tayo dito galing sa iba't ibang organisasyon. Kasama yung Greenpeace, Ecolist Coalition, Break with Plastic. Ang ginagawa nila ngayon is nag-brand audit. Uh-huh. So kahapon, nangulak tayo ng mga basura sa mga creeks. Sinesegregate at ino-audit natin isa-isa yung mga brands kung saan galing ito at ano yung classifications ng plastics. So yun. And si Kiko. Ayan, kasama natin si Kiko. Kiko, kumusta ka, Kiko? Anong ginagawa natin ngayon dito, Kiko? Well, nag-iimbestiga tayo ngayon ng mga brand na subasura. Oo. Hindi lang waste audit, no? Uh-huh. Hindi lang bibilang kung gaano karaming basura. Titingnan lang natin din kung sino yung mga korporasyon na dapat managot doon sa pollution, no? Bakit natin to kailangan gawin? Una kasi dapat ang corporation ang unang-unang gumagawa ng action para sa ganyang klaseng pollution. Hindi ba tao? Kasi walang disiplina yung mga tao eh. Kalat na sila ng kalat eh. Yun naman kasi palagi sinisisi nila eh. Tao para consumer. Pero kung bibigyan natin ng option, unang alternatibong mga produkto ang mga consumer, mas maganda kasi sila may hawak nun eh. Sila may hawak ng bola na yan eh. So, shout out sa mga korporasyon dyan. Yeah. Baka naman. Magbawas o tuluyan ng tanggalin yung plastic. Kasi nanggaling naman talaga tayo dyan. Diba? Yung mga soft drinks dati, nasa bote. Yung kape, nasa bote. Diba? Mga tingi-tingi pa, system nun. Mas maganda yun. Mas ma-tawag dito. Sustainable yung ganong klaseng practice. Ayun. Sige. Alright. Yan. Welcome sa Planetang Ina. Wow. Ako yung planetang ama. Yan. Labas natin ang green cheese. Okay. At least. Zero waste. Meron akong kutsara pero hindi ko nagagamitin. Para hindi lang mag-ugas. Pwede naman ganito eh, di ba? Walang plastic, wala lahat. Pwede naman mag-pinalot eh. Sa Mindanao, may nakiinan ako dati sa Mindanao. Ganito sila, mayroon silang produkto na pastil o pastel. So, nandito na lahat, kanin, ulam. Pero hindi ganito. Ito kasi, may chicken, may ano. Pero yun, may parang nakabudbud lang ng mga ulam. Okay din siya kasi dahon, no? Sikat yun sa Mindanao, no? Parang yun yung binalot nila. So, ito, dito, yung lunch namin ay nakabalot sa dahon ng saging. Zero waste. Luis at dalawang waste picker po magsasama doon. Under pa rin kay Maya sa station 2. Punta naman natin mga kaplaneta si Marian Ledesma, container ng plastics na sa green tea. Para tanungin ko ano yung mga ginagawa ninyo, pinagkakabalaan nyo. Marian, ano ngayon yung pinagkakabalaan natin dito sa ano pa yung ginagawa ninyo sa kasama natin? Sa ngayon, nagpa-brand audit po tayo. Yung ginagawa ay in addition sa regular na waste audit na tinitingnan natin kung ano yung uri ng mga basura, nag-check rin tayo kung sino yung mga producers, sino yung gumagawa at nagdadanta ng mga different na mga produkto. Tinitingnan natin kung sino yung top polluters among all of the different manufacturers and producers. So, among the big brands ngayon, tinitingnan, binibilang kung sino yung pinakadaming na-produce na plastic pollution sa ngayong araw.
ano na lang, abangan nyo na lang, mag-release rin kami ng full report with all of the results. And hopefully, we can check it out and then share rin yung mga top winners. Salamat! Hello, salamat mo yan! Water. So, bali mas marami na po ito is ngayon natira na lang po is yung mga unbranded na bilang namin. Pero marami po doon is yung mga Coca-Cola. Nauna na po silang na ano. Kasi ano yung pinakamaraming takip eh ng ganyang plastic Coca-Cola na? Coca-Cola products po. Coca-Cola products. Yes po. Yung mga Coke, Sprite Royal, and pati yung mga pang mineral water po nila. So, mas okay pala yung dati no? Kasi ano, tansyan at saka yes po. Bote, di ba? Yeah, po. Yung pag-undanded, saan po nakuha itong ano, itong mga to? Nakuha siya sa San Juan River, dito sa may San Juan City. Bale, pinik siya ng ating mga volunteers ng Greenpeace and staff. Parang clean up na rin para makita natin kung saan nagagaling ba yung mga basura na to. Multi-layer kasi siyang problem eh. First thing, nasa responsibilidad siya ng korporasyon kasi siya yung nagproproduce. Kumbaga pwede naman gawin ng korporasyon na magawa ng packaging na iba. Kumbaga kung hihingi ng tao sa korporasyon to, kayang-kaya nilang gawin yan eh. Na mas ano, no? Na mas hindi plastic o mas alternatibong ano, no? Oo, packaging. Kasi nanggaling na tayo doon. Dati naman walang plastic. Parang pupunta ka lang sa sari-sari store, paparipil ka ng toyo, paparipil ka ng ano, nadala ka ng garapon para bumili ng ano, suka. Nanggaling na rin tayo doon eh, kaya hindi ko nakikita ang maging hadlang siya para mangyari uli. Ayun no, break free from plastic. Ayan. Tapos na po ang ating brand audit, no? Brand Dagulan, Bert. Ano yes, nga mangyayari dito pagkatapos, Bert? So, ngayon, siyempre malalaman na natin kung ano yung mga brands na nanguna base sa pag-audit, ano? Ina-identify natin anong klase ng mga produkto ito na ito yung isang reason bakit dumadami siya at nagiging pollution. So, ang next na step natin dito is siyempre mananawagan tayo sa mga korporasyon para gawa nila ng paraan paano i-minimize itong pag-produce natin ng mga single-use plastic na kung alam naman natin na ito yung nagpo-pollute sa ating kapaligiran. Diba? Yeah. Excited na ako malaman kung sino yung top 10. Pinapolluter. Oo, top 10 polluters. At saka siyempre manawagan din tayo sa mga nanonood na pwede na magbawas sa plastic. Oo, actually sa mga ano naman, sa individual naman, gusto nyo rin mag-conduct ng brand audit, pwede rin kayo sa bahay nyo. Household, sa office. Tapos, siyempre pag nakikita nyo na na-audit nyo, ganito karami yung basura ninyo, next step dyan is siguro pagpag-aralan ng alternatibo. Or paano ko i-reduce yung waste ko. Ng waste ko. For example, ito yung mga packaging ng mga halimbawa, mga soft drinks. Pwede kang magbawas ng soft drinks. Actually, totoong juice na yung inumin mo. Isa pa, sa akin totoong naman, mga prutas na. For example ako, kumari paborito ko yung soft drinks, di ba? Hindi ko siya mag-give up. Pero, pwede pa rin ako uminom sa bote. O sa lata. Sa lata. Huwag yung plastic. Huwag yung plastic. Kasi yung plastic, kasi pag natatabi ng daming kung saan napupunta yung lata, pwede pang ma-recycle. Kanyari ako, estudyante ako, Gen Z ako, na nag-aaral sa universidad. Pwede naman akong bumili sa kalinderya na hindi gamit yung plastic. Dala ko lang baunan. Oo, may refillable naman. Practice natin yung refill system. Kasi mas, the more na ginagamit o pinapractice natin yun, nababawasan natin ng paunti-unti yung pag-produce ng maraming ganun. So pag nakikita rin ng company na nababawasan yon, maghanap ng alternatibo yon. Pero syempre, kailangan i-pressure pa rin natin ang mga companies na mag-come up talaga ng mga magagandang alternatibo na hindi nakakasira sa ating kalikasan. Yun. Maraming salamat at Bert, maraming salamat sa iyo. Yan, at ito po ang Planetang Ina.